malaking pagkakamali ang taliktad ko ang Lireo at umanib sa mga kaaway. Tawaran niyo ako. Alang-alang sa ating na mayapang ina, natanggap pa ng munisipirena dito sa Lireo. Si Lira ang tagapagmana ni Amihan, kaya nararapat lamang na pangalagaan ko siya laban kay Perena. Kailangan mo pa rin patunayan ang sarili mo sa amin. Nais kong isuko mo sa akin ang brilyante ng apoy. Tiyak na mawawala na ang pagdududa niya sa akin. Huwag kayong matakot. Nararamdaman kong may ibang nilalang na nagmamatsyag sa akin. Bakit ba nga ngayon hindi niyo pa rin ako tinatanggap gayong nakatakda na tayo na maging mag-asawa? Hinding-hindi pa rin ako makikipag-isang dibdib sa'yo, Hitan. Kaya ba talaga pamamaraan ng mga diwata? Ako yata ang ama ng anak ng Reyna nila. Paano na si Alena? Nakaramdaman na ako ng kirot sa aking dibdib. Naalala ko ang aking anak. Sa pamamagitan ng engkantasyong aking ibibigas, sa paningin ng mga tao, lalong-lalo na si Amihan, ikaw, Mira, ay magiging si Lira. Hindi ko mababawi ang nararapat na para sa akin kung wala akong katawan! Kailangan mo nang humanap ng malalakas at mabubuting engkantado. Kunin mo ang kanilang Livy. Dalhin mo ang kanilang Shelly dito sa Balaak. Kumusta ang aking anak? Mabuti ba siya? Opo. Wala. Ates, iwan niyo muna kami. Ako na magbabantay sa kanya. Masusunod po. Gurna, bakit narito ka pa? Nagkita na ba ang mag-ina? Oo. Wala namang naging problema. Wala naman. Bakit? Mabuti kung ganun. Sige, mauna na ako. Matutuwa si Perena dahil may bisa ang engkantasyon niya sa bata. Nasaan si Agan eh? Bakit ka nang gugulo dito sa lagusan ng Hatoria, Sangre Danaya? Hindi ba't may kasunduan tayo? Oo. May kasunduan tayo. Ngunit yun ay nilabag mo ng pagtangkaan mo ang aking kapatid na Reyna. At patay ng kasaman mo ay engkantado ang aking ina. Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya kilala. Huwag kang nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo, Sangre Danaya. Hindi ko talaga kasamahan ang engkantadong yun. Ngunit isa lang natitiyak ko. Hindi lang kaming mga hator ang kalaban niya. Mayroon pang iba. Marami pang iba. Anong ginagawa ni Perena dito? Sino yung dala niyang sanggol? Patawad, Sangre. Ngunit sa gabal ka lamang sa akin. Kaya kailangan mo nang mawala dito sa Encantadia.
Iwan niyo muna ako. Nais ko muna magpahangin. Hintayan niyo muna si Lira. Batid kong may ibang nilalang na narito. Pakilala ka. Abisala, mahal na Reyna. Ibaro. Paano ka nakapasok dito? Nakalimutan ba na isa akong mandirigma? Nasanay man loob sa kung sino man. Hindi naman marahil yan ang pakay mo, kaya ka narito. Hindi nga yun ang aking pakay. Pagkat narito ako, upang malaman ko sinong ama ng iyong anak. Hinihiling kong pangalagaan laban kay Peren, ang anak ni Ali. Anumang sandata, nagagamitin niya at ng iba pa magtatangka sa batang ito. Si Sangre Lira. Siya ang sanggol na yun. Ano nangyayari? Bakit hindi nasasaktan ang batang ito? Pinangangalagaan ka ng aking mga kapatid at binigyan ka ng engkantasyon upang hindi kita masaktan. Papalag ka, Sangre. Ngunit hindi pa rin kita maaaring ibalik sa iyong ina. Anong gagawin ko sa iyo? Saan kita dadali? Ano't ibig mong malaman ang bagay na to? Pagkat may nakapagsabi sa akin kung paano nabuo sa iyong sinapupunan ang sanggol na yan. Mahal na Reyna, may napanaginipan ako noon tungkol sa ating dalawa. Hindi ko nais mong gulo. Nais ko lamang malaman ang katotohan. May katotohanan ang mga kutubo. Ang ibig mong sabihin... Nabuo ang aking anak sa ating panaginip. Totoo, Ibaro. Ikaw ang ama ni Lira. Kaya sabihin mo sa akin, hindi ba't may dahilan kung bakit tutulo ko na magkatuluyan kayo ni Alena? Ulit, mahal na Reyna. Makakagulo ka lang sa amin, Ibaro. Kaya nakikiusap ako. Layuan mo na lamang kami ni Alena.
Ang punong ito ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao kung saan itinago ni Rakim ang iyong kapatid na si Amihan. Hindi na dapat magbalik pa dito si Amihan. Paano nabubuksan ang lagusan yan? Sa pamamagitan ng isang susi, ang pulseras ng iyong ina, yun ang gagamitin mo upang mabuksan ang lagusan na yan. Nag-aadya talaga ako ng pagkakataon. Sino ba mag-aakalang magagamit kita? Asnamon, Boya Nazar! Maging Emre, natatakas niya ang anak na mahal na Reyna. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Dito ka na muna, Sangre. Nang sa ganun ay hindi ka na muling makabalik pa sa Encantadia. Sangre Perena! Hindi mo maaaring iwan dito ang mahal na Sangre! At sinong pipigil sa akin? Ikaw? Kapag nalaman nito ni Reyna Amihan, baka... At sa tingin mo, ihahayaan kita. Ang payapa niya. Parang alam niya na wala nang gulo dito sa Lireo. Malamang ay nagagalak rin siya sa pagbabalik ng ating kapatid na si Perena. Alena, iwan niyo muna kami. Mas ni Sera, Reyna Amihan. Mas ni Sera. Biyaya kang bigay ng bathala, anak. Hindi lang sa akin, ngunit sa aming lahat. Sana'y gabayan kanya hanggang sa iyong paglaki. Kailangan ko makahanap ng tulong. Hintayin mo ako dito, mahal na Sangre, dahil hahanap ako ng tulong. Hahanap ako ng tulong para makabalik tayo sa Encantadia. Astamon Arber! Sangre pa rin na wag! Hindi ito maaari.
Hindi ligtas sa mahal na Sangre sa mundong ito. Kailangan ko makahanap ng tulong. Totoo ba na ikaw ang ama ng anak ng tagapagmana ng Reyna? Nagmula na yan mismo sa bibig ni Amihan, ama. Ba't napakapalad mo pagkat may anak ang isang Sangre? At tiyak na aasenso na tayo niya, namo. At tiyak na limpak-limpak na ginto at mga pagkain na maaari natin makuha mula sa mga diwata dahil sa anak niya. Hindi yan ang aking habol. Maaari bang manahimik kayo? Ngunit muli ang aking tanong, paano na si Alena? Ngayong alam mo na ikaw ang ama ng anak ni Amihan. Mahal na mahal ko si Alena, ama. Paano mo siya mamahalin? Ngayon may namagitan na sa inyo sa kanyang kapatid. Pagmumulang ka lang ng hidwaan sa kanila. Kung tunay na mahal mo si Alena, makakabuti na tuluyan mo na siyang layuan. Hindi sumasang-ayon ang mabuting kapalaran sa inyong dalawa. Dado, nakita mo yung yakap ng anak ni Feli sa kanya na napakahigpit. Nakakaingit kasi. Tayo, 5 taon na tayong nagsusubok. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong anak. Eh, naku. Ano maingit yung kay Feli eh. May pangit naman ang baby niya. Huwag kang magsabi ng ganyan ha, walang pangit na bata. Biro lang naman yung biro. Oo. At saka alin, kung tayo magka-baby, buong barangay, papakainin ko. Parang piyesta. Oh. Papa! Masalamat ka. Wala nakakarinig sa'yo, no? Baka kalain nila, milyonaryo ka at marami kang pera para magpakain ng isang buong barangay. Ba, siyempre. Anak ko na yun. Oh. Oh. Hoy, Pashnia! Layo amang mahal na Sangre! Tinatakot mo siya! Uwi na tayo. Parang nakakatakot na yung lugar na to, eh. Mahal na ma. Hindi ba ako kilala? Nakasawa mo ko. Hindi ba alam na ako pinakaastig sa barangay natin? Mukha. Ayaw mong lumayo, ah. Shneya! Asuntan, ikot na tayo. Anong ikot tayo? Sandali. Mahal, tingnan mo, Ote. Hindi ba parang bata yun? Hindi. Yung aso, baka balikan pa tayo nung aso naman. Hindi, sandali. Ika na! Dado, bata nga! Ano yan? Ito. Sangre Pirena! Saan ka ba nanggaling kanina pa kita hinahanap? Huwag ka nang magtanong. May itinapon na akong isang bagay na sagabal. At ano naman ang sagabal na iyon, mahal kong kapatid? Hindi maaaring wala akong gawin para sa mahal na Sangre. Mag-isip ka, Muyak. Paano mo siya may babalik sa Encantadia at kung saan mo siya maaaring dalhin? Mortal. Kawawa naman. Kawawa ka. Hindi, kawawa naman. Sino bang walang pusong ina nag-iwan sa kanya dito? Kawawa. Ano ka ba tayo? Nabaka kung ano yan. Ano nga? Sandali. Ano? Kawawa naman.
Sino mo walang pusong ina nang iwan sa kanya dito? Shedemure! Shedemure ese core sangre! Ano? Tumbo! 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 Mahal na sangre! Ako man! Hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo, Danaya. At bakit hindi? Kababalik mo lamang dito kung kaya't kailangan mong anihin muli ang aming tiwala. Serena, Danaya. Mahal na Reyna. Nagtatalo na naman ba kayo? Hindi ko alam dito kay Danaya. Hindi naman mahirap sagutin ang aking katanungan, Serena. Gusto ko lang naman malaman kung saan ka nanggaling at kung anong sagabal ka mong inayos mo kanina. Nais niya talagang malaman. Nagtungo ako sa himlayan ng ating mga ninuno. Nais kong dalawin ang labi ng ating ina. At nagulat na lamang ako na may hator na pakalat-kalat doon. Mga sagabal na kailangan kong tanggalin. Masaya ka na. Pirena, aking kapatid. Patawad sa paghihinala ni Danaya. Ano yun? Malig ba yun? Para kasing maliit na duwende eh. Ano maliit, anong maliit no, duwende? Nakita mo ba may pakpak? Wala naman duwending may pakpak, no? May tawag dun eh. Nakita ko na yun sa libro. Lambana. Yun yung tawag sa mga ganun. Lambana. Yun yung tawag. Bakit naman magkakalambana dito? Ano ka ba naman? Baka yung lambana na yun, yung nagbabantay dyan. No? Bitawan mo yung maligno yan. Bitawan mo na. Ang maligno, Dado. Nakita mo ba? Normal na normal yung bata. Ang ganda-ganda nga niya, oo. Ganda? Mm. Kasing ganda mo. Oo. Tamaka ka, di ba? Halika na. Halika na, halika na. Pero, tatakot pa rin ako. Aray, aray. Aray, now. Manda. Oh. Nakanak ka na pala. Eh, in fairness sa asawa mo, Dado, ah. Sexy magbuntis si Manda. Sexy na rin. Hindi di ba, pre? Ano na, sexy. Kaya nga, oo. Sexy pa rin. Ano Manda yan, eh. Ha? Hindi. Ano kasi namin, ampun. Ampun namin ni Dado. Ampun? Oo. Kaya lika na. Mauna na kami ha, kasi baka makamugan yung bata. Tagay mo na, Dado. Hindi na. Lika na. Hoy, mag-ingat kayo. May nakita kami lambana dyan. Malaki dyan. Ano sabi nyo? Ano daw? Sabi niya, pre. Sabi ni Dado, lambana. Sinaulong Dado at Dado kung ano-ano pinagsasabi. Mas lasing pa ata sa amin, ha? Ay, tuloy na natin. Inuman natin, pare. Lambana, lambana. Baka. Lambanog na lang sana. Labada. Lambanog. Mashnesera. Mashnesera, mahal na sangre. Nahimbing na ang mahal na sangre. Tawagin niyo na lamang ako kapag siya'y nagising, ha? Nagawa ko na, anak. Wala nang hadlang sa pagiging tagapagmana mo sa trono ng Nereo. Sa iyong paglaki, mapapasayo ang buong Nereo. At ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan nito ay mapapasa atin.
Taro. Salamat, kaibigan ko. Salamat at hinatid mo ako dito. Paalam. Kanina ka pa ba dito, mahal ko? Paumanhin, sapagkat ngayon lamang ako nakatakas ng Lireo. Totoo lang, hindi mo na kailangan pa tumakas, Rod. At simula sa araw na ito, hindi mo na kailangan pa magtago pa. Hindi mo na rin kailangan pang pumuslit para lamang makapagkita sa akin. Anong ibig mong sabihin ni Baro? Nag-aalala ako sa katahimikan mo. Bakit ka ganyan? Galit ka ba? May nagawa ba? Wala kang nagawang mali, Lena. Ako ang may kasalanan dito. Pagkat natuklasan ko na hindi totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Ay, Baro. Narinig mo ako, Alena. Paano mo siya mamahalin? Ngayon may namagitan na sa inyo sa kanyang kapatid. Ikaw ang ama ni Nir. Hindi ba't may dahilan kung bakit tutulong ko na magkatuluyan kayo ni Alena? Kung tunay na mahal mo si Alena, makakabuti na tuluyan mo na siyang layuan. Hindi kita mahal. Naniniwala ako sa winika ni Agani. May iba pa tayong kalaban at yon ang may sala. Pinagbibintangan mo ba ako? Kawawang amihan. Paniwalang-paniwala siya. Tinanggap niya na talaga na anak niya ang batang nagmula sa'yo. Siya dagur na. Walang dapat makaalam sa lihim na ito. Hindi ko alam kung ano siya. Basta ang alam ko, iba siya. Kaya mag-iingat kayo sa kanya dahil hindi siya kagaya natin. Lorena, anong ginagawa mo sa silid ng ating ina? May pasneya sa paligid. Isang dambuhalang pasneya.